Disgrasya sinabi ng isang construction worker habang nagsusukat ng hukay sa Nasugbu, Batangas. Nailibing po ng buhay ang biktima na mahulog sa hukay na 4 na metro ang lalim. Saksi, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Hindi na umabot ng Pasko ang construction worker na si Francis Ortiz. Nahulog siya sa hukay na may lalim na 4 na metro sa barangay na Tipuan na Sugbu, Batangas kahapon. Base sa investigasyon, natabunan ng lupa ang 30 anyos na trabahador habang nagsusukat sa hukay na paglalagyan daw ng pundasyon sa gagawing bahay. Bali nakadapa sir siya na nakatungo yung ulo niya, tapos yung dalawang paa niya nakaloon. Tapos yung lupa po natin is type po niya clay soil na malagkit na mabigat. Maingat at kalkulado ang ikinasang retrieval operation para di rin malagay sa peligro ang Remesfundeng Rescue Group. Matapos ang mahigit 5 oras, nakuha rin ang bangkay ni Ortiz. Lumalabas sa investigasyon na bigla umanong lumambot ang lupa sa taas na naging dahilan ng pagtabo nito sa biktima. Kasama niya sa site ang isa pang trabahador na nakaligtas. Bumaba daw yung biktim na may kasamang isa, tapos yung isa po daw na kasama niya nakaalis dahil nasa malapit po daw sa sandanan. Tapos naiwan po yung biktima natin. Madalas daw ang pag-ulan itong mga nakaraang araw na naging dahilan ng paglambot ng lupa. Masakit man, pero tanggap na ng pamilya na aksidente ang nangyari. Umaapela sila ng tulong sa construction company na pinagtatrabahuhan ng biktima. Yung sagotin nila, yung buong mga gastos, dahil malaki-laki rin, yun naman ang biging gastos. Hindi pa sumasagot sa text at tawag sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, ang project manager at safety officer ng construction company. Nagsasagawa na ng follow-up investigation ng pulisya. Siya rin yung tinitingnan natin kung may pagkukulang sila sa safety measures. Malalaman kung may pagkukulang sila, mananagot sila kung meron man. Para sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Paul Hernandez, ang inyong saksi. Mga kaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.